Okay, so what's up na mga ka-chugs? Salamat dun sa nagtakip ng camera para sa intro ko, si Blasto Motovlog, shoutout. Siyempre, sila Bloodseeker Motovlog, naka-quarantine ngayon. And si Momoto TV, shoutout. Thank you sa gloves. And siyempre, sa may-ari ng helmet na to, si Master Deke Boy TV. No? So thank you, pinaram niya tayo para ma-review natin to ngayon. So, ito na ano mga ka-chugs, ang KYT. Hello po. Ang KYT De La Porta replica. So, ito na nga siya ng mga chugs. Meron tayo dito para review natin. So, ano nga bang pinaka-special ng helmet na to? Kaya pumatok to sa mga katulad natin na helmet lovers o mga KYT fans. And yun, SRP niya nasa 38. Tapos I think nung lumabas to na limited siya, may mga nagtitinda na nag-overprice. So umabot ng 5K, bangus mataas pa doon, meron pa yun eh. Pero siyempre, kung helmet lover ka talaga, tapos gusto mo talaga magkaroon ng ganitong limited edition kung collector ka ng helmet, why not na bilhin mo tong helmet na to. So, yun. Pag-usapan naman natin, siyempre, yung mga features ng KYT De La Porta. So, okay, so yun nga mga chubs. Ito na yung KYT na natin, De La Porta. So, ito, pag-usapan natin. So, tungkol naman sa air vent, yan. Meron siyang ano dito sa tuktok sa taas, dalawa din katulad ng mga typical na ibang helmet. Tapos dito sa may bandang forehead, yan, meron din siya dito. Tapos syempre hindi pa rin mawawala yung nasa may bandang chin. So therefore meron siyang tatlong air intake, and syempre hindi mawawala yung outtake ng hangin. So, meron din siya ngayong built-in na spoiler. Yan, di ba? So, kung makikita nyo, talaga yung pagkaka-build ng mga KYT helmet, aggressive and ready sa racing, yan. Ito yung mga bagay sa mga mahilig mag-racing-racing. No? So, yun na nga ng mga tubs. Dito naman tayo ngayon sa strap niya. Yan. Ang tawag dito ay double D-ring strap. So, super safe lalo sa mga racer. Kung kayo, di man kayo typical na racer, pwede rin naman talaga to. Pero kasi ako, mas prefer ko pa rin yung quick release kasi nagmamadali kasi ako lagi. Yan. And pag-usapan naman natin yung paddings niya. Yan. So, ganun pa rin yung paddings niya. Kung para sa akin, okay naman siya. Hindi naman siya ganun kalambot or ano. Bumabalik naman siya agad. And removable pa din siya and washable. Tsaka meron din siya dito. Yan. Sa parang chin cover para iwas wind noise. Lalo na tayo mga nagmo-motovlog. Yan. And syempre, pag-usapan din natin yung visor niya. Yan. Yung visor niya, meron siyang ready pin lock para sa mga mahilig magkabit ng tear-off. Mga iridium ano, iridium na lens or yung tear-off na mga ano dito film, yan. So, tapos meron din siyang feature na ADT, which is yung advanced thermoplastic, no. So yun yung material na gamit dito, kaya ito ay napaka lightweight, no. Kung mahahawakan niyo siya, yan, ganun din. And yun, meron din siyang tinatawag na 2-size shell. So, from medium pababa, same sila ng size. From large pataas, same din sila ng size. Tsaka, ito pa. Marami itong feature eh, no? Meron din siyang removable pad. Yun na nga, nabanggit ko na. QRM, Quick Release Mechanism. Tsaka, itong QBC. Ang ibig sabihin ay Quick Visor Change. Ibig sabihin nun, mabilis ka magpaklas ng visor, no? Tapos yung full vision, yan, full vision, lalo na sa ating mga
Ito yung mga typical na rider na madalas mag-EDSA sa traffic or mahilig sumisingit. Maganda to kasi kitang-kita mo yung magkabilang gilid ng ano mo, ng side mo, which is pwede mong mano yung ma-apply yung peripheral vision kasi malawak yung vision mo dito sa lens na to, sa visor ng helmet na to. And yun, meron din siyang built-in anti-pag. Siyempre, hindi naman porque sinabi na built-in anti-pag for lifetime na yung pagkakaano niya. Yung pagkaka-anti-fog niya, siyempre nagpipay din 'yan, 'di ba? And meron din siyang anti-scratch. Yan. Anti-scratch. Kamutin ko kaya 'to, no. Magaling si Deggy Boy. Anti-scratch, hindi siguro, hindi naman totally pag kinaskas mo 'to, hindi siya magagasgas. Siguro yung mga hindi gaano kadiinan na kaskas o scratches o kaya may tumamang ang maliit na bato or nakuskus ng kung ano, hindi siya agad-agad magagasgasan, no? So yun is a good thing na meron tong helmet na to kasi tayo mga helmet owner o yung mga motorcycle enthusiasts lalo sa mga helmet yan, ayun natin nagagasgasan yung helmet natin, di ba? So yan, meron din siyang wind tunnel tested. Ano yung wind tunnel tested? Tinesting siya sa tunnel. Hindi, joke lang. Tinesting siya sa wind, no? Kaya, ganito yung design din ng KYT. Diba? Kasi, once na ikaw ay isang racer, or ano, kaya nga, aggressive nga, diba? Kailangan, hindi ka hihirapan sa hangin. Yan na, nasa top speed ka, sobrang bilis ka, kaya mag-highway gaming ka, yan. So iwas sa kalug yung helmet sa mga highway, umaalog tong ulo nila kasi yun nga, wala sila nung wind tunnel na feature, di ba? Pero di ko naman sinabi na huwag nyong bilhin pa rin yung mga yun, nasa sa inyo pa rin yan, paano nyo kukontrolin. Pero ito, ginamitan lang ng ganung development, syempre para hindi na struggle sa atin mga gumagamit ng helmet lalo na sa highway. So, ito rin, isa sa mga pinakamagandang feature ngayon na lumalabas sa mga helmet, di ba? Meron siyang wearable glass. So, ibig sabihin nun, glass ready siya. Meron siyang pasukan ng ano dito? Ayan, meron siya ditong suksukan ng glass sa gilid, di ba? Meron dito. So, hindi nasasakit yung mga sentido ng mga may salamin pag nagra-race kayo tapos nag-wear kayo ng glass, di ba? Dito niya isisiksik sa gilid. So, it's a good thing para sa mga ibang rider na may eyeglass. So, yun. Bukod sa sobrang special, recommended tong ganitong klaseng helmet. Lalo na itong two-size shell sa mga babaeng rider o sa mga OBR natin kasi bagay na bagay ito sa kanila. Lalo na tayo, mga Asian kasi, lalo na mga Asian na babae, maliliit talaga. Kaya itong bagay sa kanila, para hindi masyadong bulky tignan kung sobrang laki ng helmet na sinusuot ng mga OBR natin, ng mga rider na kasama natin. So, yun. Okay, so yun na nga, no, mga patrobs, na-review na natin itong KYT Dalla Porta. So, sana nagustuhan nyo, and sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon, sa content natin ngayon, na kung meron tong helmet na to at kung bakit ito naging special. At yun, so shout out nga ulit pala sila Blood Seeker, Black Zone Motovlog, Momoto TV, and syempre kay Betty Boy TV. At hintayin nyo yung tambayt niya sa January 24. Yan, hindi ko alam kung Sunday yata yun. May mga bisita rin siyang pupunta dun, so hopefully na makapunta rin ako kasi hinanda rin akong kahit pa paano na ayuda na ipapamigay dun sa tambay ni Deke Boy TV sa shop niya, sa The Deke Shop, na isang, ito na naman, isang jersey ko lang naman, printed by Stika Zone, and isang tube mask, hindi ko nasuot, wala ako nakamitan ko. Tapos yun, baka yun, mamimigay tayo ng isang ganito, tsaka balita ko si Blackstone Motovlog, meron din pa pamigay. So,
stay tuned kayo. Punta kayo doon para makuha niyo yung mga prizes. Tapos kung ano yung mga bibigay pa ni Delky Boy TV sa kanyang Tambike sa January 24, 2021. So yun, abangan niyo yung lahat. And wala na kayo bang sasabihin. Katulad pa rin ng dati. Magpo.